wag na maho ganyan. Ito pa halimbawa, oh. Wala pong piniling ano oras to? Wait, ang acetylene gang sa Baguio City. Ano naman, kahit po may banta ng bagyong Betty, nanloob sila. Sanlaan, sa pinasok. Ayon sa mga polis, dumaan daw ang mga kawatan sa drainage system sa likod ng Sanlaan. Ilang araw kasing sarado ang pawn shop dahil sa bagyo. At nang magbukas na, tumambad ang nagkalat na gamit sa loob. Natangay raw ang 50,000 pisong pera at mabuti at hindi nabuksan ang main vault. Ay po sa kapitbahay, ilang araw na silang may naririnig na tila pagpupukpok sa pawn shop at posibleng pagbubutas na pala ito ng mga kawatan sa ilalim. Hindi bababa sa 3 tao ang nakuna ng CCTV at inaalam na ang pagkakakilanlan nila. Oh, ayan. Oh. So ayan din. Ah, ikikwento ko lang sa inyo. At ito naman yung... Meron pa palang dalawang isyong kailan talakayo ng seryoso. Seryoso to. Dalawang isyo. Oh, ano? Binibonjing na kailan magpakita kung may kaso ka. At yung pwede pa ma-MR kung na-acquit ka na. Anong lang naman to? Nagpakita ba yung anak niya yung may kaso yung anak niya? At kung pwede pa pala ma-question yung pagka-acquit to, bakit hindi i-question yung pagka-absuelto ng anak niya? Di ba? Ang bilis nun eh. Semi-magic yun eh. Hindi lang semi nga. Tingin ko magic yun eh. Magic, nako, naging magic. Usong-uso ngayon, smart magic, ayan, ganyan. Ito po, isang punto ni Kong Tebes, ha? Yung tungkol sa anak, ang bilis-bilis. Kung kailangan magpakita, ba't yung anak niya hindi nagpakita? Bakit pagka may na-acquit na, hindi pwede pang questionin, eh bakit yung anak niya hindi ma-question? Well, Coach Oli, kala ko ba ang stand mo ay huwag idama yung pamilya? Yes, oo. Kaya lang tatandaan po natin, yung anak niya ay na-involve ng nagpa-deliver ng kush. At ito ay isang criminal case. Again, ulitin ko, criminal case. Ito po ay laban sa mga Pilipino. Hindi po ito Marites na... may chicks yung anak niya, hindi po ito personal. Involved po dito ay ipinagbabawal na damo. Bawal sa batas. So, hindi ito issue na kung ilan ang asawa, ilan ang girlfriend ng ano niya, anak niya, hindi kung mahilig ba ito sa lalaki, yung ganon, yung medyo personal ang datingan, no? Pero ito po ay tungkol sa kush at ang bilis-bilis na na-dismi. No? Anong nangyari? Gaya nga ng sinabi ko nung isang araw, may nakausap akong politiko at binigyan niya ako ng tanong. Coach Oli, ito tanong ko sa iyo. Yung mga nagpa-deliver na mga high-grade kush, may mga kakilala ako dyan, mismo sa loob ng PIDEA, alam nila yan, hanggang ngayon, nakakulong pa. Nauna pang nahuli dito sa anak ni Remulia, nakakulong pa hanggang ngayon. Bakit yung anak ni Remulia absuelto na? Ganoon kabilis. Ha? Ito po ay hindi rin natin masisisi kung bakit kine-question ni Kong Tebes. Bakit po? Kasi ang nangyayari, parang sa kanya, mga ipokrito kayo. Ganyan nyo na lang ako tingnan, samantalang kayo nga dyan. Niwala man lang kumwestiyon sa anak mo. Ako lahat, ako kinakwestiyon nyo, ako. Ipokrito ang dating kay Tebes. Kaya binabanggit niya ito eh. O, di ba? Sa media, wala na. Wala na nagbabanggit. And I hope itong paglabas ni Kong Tebes na ito. No? Kaya, i-share nyo po. Sana, ibalita rin sa media. Kasi tandaan natin, kinuha naman yung Facebook video niya eh. Yung unang-una. Di ba, 3 araw itong sunod-sunod. Yung unang-una, kinuha ng media. Pinick up. Sana pick upin din ito ng media. Yung tungkol sa anak ni Boying. Kasi questionable din po yun. Eh nanahimik din pati media ron eh. Kaya nga parang nakalimutan ng tao eh. At ito nilalabas ulit ni ano.
bakit ang bilis-bilis? President Marcos, wala kang sinabi. Ito yung mga bagay-bagay na kailangan. Anong sinabi mo dyan? May sinabi ka ba dyan? Kinwestiyon mo si Bantag, kinwestiyon mo si Tevez. Pinamadali mo yung Maharlika. Pero yung sekretaring nilagay mo mismo ng Hustisya, Secretary of Justice, may sinabi ka ba, President Marcos? Ano lang sinabi mo? Hindi kasalanan ng isang ama ang kasalanan ng anak. Yes po, hindi naman po namin sinasabi ikulong si SOJ. Kasi hindi naman kasalanan ng ama ang kasalanan ng anak. Pero, sir, palagay ko nakakalimot kayo. Sa tingin ko nakalimot kayo. Kasi ginagawa nyo rin, Presidente, yung conflict of interest. Nauunawaan nyo ba yung conflict of interest? Tanong nyo po sa asawa ninyo, abogado yun. Conflict of interest. Sa bagay, nilagay nyo nga ang speaker, pinsan mo eh. So, baka hindi nyo nauunawaan of conflict of interest or talagang binabaliwala nyo. Kasi po, dapat doon ang unang ginawa ni SOJ, nag-inhibit siya. May kaso yung anak niya eh. May isipin mo, sekretary ka ng Hustisya, may kaso yung anak mo, kush pa. Yan yung ipinaglalaban ni PRRD ng todo-todo. Isipin mo ha, nakaraang administrasyon, pinaglalaban ang droga. Gustong ihinto ng nakaraang administrasyon ang patungkol sa droga. Pagkatapos ng administrasyon ni PRRD, ang sumunod na administrasyon, ang inupong sekretary ng Hustisya, may kaso sa kush. Pinagbabawal na damo. Kita nyo yung contrast, yung layo. Sana, gumawa man lang si Presidente ng Presidente Marcos ng statement or sinabihan niya. Si Gloria nga, napatanggal nyo eh. Bakit ito hindi nyo... Si ES Vic, Attorney Vic, si Attorney Trixie, marami dyan na patanggal. Oh. Bakit si SOJ? May kaso yung anak, andyan pa rin. Tapos pipi kayo about it. Pinagtanggol nyo pa. Hindi kasalanan ng isang ama ang kasalanan ng anak. Teka muna. Hindi lang po ito kasalanan. Ang usapan dito, ethics. Ang usapan dito, conflict of interest. Na paano naman kayo? Ang layo nyo naman ata sa administrasyon ni PRRD. Yung isa pinaglalaban ng droga, eto inupo nyo yung SOJ, may kaso sa ano. Pagkatapos mahuli nung anak, tinanggal nga agad yung PDEA chief eh. Tama po ba o tamang-tama? Oh. Elitwaryo, sa babayaran ng media, pati yung media na yan, nanahimik. Anong nangyari sa inyo? Napaka-kontra nyo dati kay PRRD. Ngayon, tahimik kayo sa lahat ng nangyayari. Correct, Virgie. Hindi nga kasalanan ng ama ang kasalanan ng anak. Kung may delikadesa, nag-leave ka muna. Correct. At saka conflict of interest yan eh. Eto lang. Sana pick upin to ng media. Pag ito talaga eh, pinipick up nila, eh ako, suggestion ko, Kong Tevez, no? Total, sinimulan mo na yan tungkol sa anak. Ask the media. Pinipick up nyo yung mga videos ko. Kung hindi nila pinick up tong video mong ito, ask the media. Bakit hindi nyo pinipick up? Ito meron akong content about dun sa anak. Questionin po nyo, Kong Tevez. Ha? Kasi kahit naman po kami magsalita, eh, wala eh. Pero pag kinwestiyon nyo yan, aba, tutulungan namin kayo. Kasi, kahit bisitahin nyo po yung mga live ko Kong Tevez dati, may mga chat doon. Ito po ah, sa lahat ng mga nadidiscuss ko, lagi nilang tinatanong yung anak ni Boying. Eh hindi naman natin madiscuss kasi nawala na nga.
Ayun yung buti may katulad ninyo nagbukas. And we will see. We will see kung itong mga media na ito pipick upin itong sinabi ni Kong Tevez. Sana. Sana pick upin. Tuloy natin. Ating itanong. Dapat masagot. Anyway, kung hindi siya tanga, bobo, or lakas ng amats, wala nang ibang word. Sinungaling. Kaya na pumili, boss. Kaya na maghusga. Sinungaling. Ayun. I-play ko lang dire-diretso, ha? Mga palangga, kakapanood ko lang ng YouTube ulit ngayon. Ewan ko ba? Di ko alam kung malakas lang talaga ata sila ni Bonjing or bobo or tanga. Meron naman siyang sinasabi tungkol sa 13 daw sakay ng aeroplano, no? Paano sasakay yung 13 na tao sa 9-seater na aeroplano? Sabay, bali-mali pa yung mga lugar na sinasabi niya. Seryoso tayo ng konti, no? Pag-usapan natin yung mga nakaraan. Alala nyo, nagkwento sila na may helicopter na sinakyan daw ng 5 pasahero ginamit pantakas. Yung helicopter na yon ay Bell 505. It's a 5-seater helicopter. Ngayon, paano mapagkasya ang 5 pasahero sa 5-seater helicopter? Pero huwag natin kalimutan, mga palangga, may piloto pa yun. So, piloto plus 5 pasahero, magiging 6 na siya. Mga palangga, walang matinong piloto lilipad ng overloaded na aircraft, much more a helicopter. Hindi ko nga alam kung kaya lumipad ng helicopter na overloaded. So, dun pa lang makikita natin na may mali. Fast forward, kailan lang. Sabi na naman niya na tumakay daw ako, 13 kami. Kung tinutukoy niya yung eroplano na lumabas sa social media, that's a 9-seater aircraft. Paano mo isasakay yung 13 na tao sa 9-seater na eroplano? Diba? So doon mo makikita na mali na naman yung impormasyon. So, hindi ko alam kung kulang sila sa research or plain sinungaling lang talaga. Nag-iimbento lang or kaya katang isip niya lang. So dito natin makikita na hindi ka panipaniwala tong taong to. So yun lang, no? Payo ko, lalo na sa mga ganyang posisyon sa gobyerno, dapat bago kayo magsalita, nag-research kayo or nag-iisip kayo. Ay, naku, ewan ko ba? Di ko alam po, ignorante to, tanga, bobo, or tingin ko, last na dry ng amats. Ay, naku.